Yan, okay. So, good afternoon mga kapodak champions. Ngayon, ay may nagtatanong kasi sa online natin regarding sa difference ng dalawang model ng two post lifters natin. So, actually, marami siyang model, no, if we are going to start doon sa pinakauna talaga. Pero ngayon, yung existing natin is dalawa na lang. Ito yung 2D na model, yan. 4.0 2D. At saka itong 2D dip, yan. Yan na model. Okay? So, kung makikita nyo, sa itsura pa lang, diferensya na sila. Okay? Yan. So, of course, sa presyo, medyo mahal tong 2D na design. Mas mura naman to. Mas mura naman to. Okay? So, kung ikukumpara mo yung dalawa, ito, mas lower yung height niya sa poste. Kasi nasa mga almost 10 feet lang yung poste niya. From here sa ground, sa pinakatap. Yung isa naman, yung 2DD, yan, mahaba to. Almost 12 feet yan. From there, doon sa top. Almost 12 feet. Okay? Tsaka doon naman sa lifting height, kung ano yung allowable na pinakamataas doon sa kanya, of course, mas mataas tong si 2DD. Mas mataas siya. Kasi mataas na yung ano niya eh. Yung height niya. Okay? Kaya lang ito, yung 2DD na to, is yung floor plate niya, yung nagkukumbine, naghawak sa kanila, yung nagtatago at saka doon gumagapang kumbaga yung hydraulic hose at saka cable, ito, may limit switch yan, yan sa taas. Ito naman isang model na to is wala. Nasa baba yung floor plate niya, saka wala yung limit switch. Ibig sabihin, depende lang sa operator kung hanggang saan. Pero if ever, sasalpak naman siya sa pinakamataas, sobra na din. Siyempre, maglilimit na rin yung machine, titigil din yun, hindi naakyat. Ito lang, may safety features. Itong isang model na to. Now, kung tatanungin nyo naman ako kung anong pipiliin ko, i-advise ko, depende din. Ano yung site nyo? Ano yung paglalagyan nyo ng lugar nyo, kumbaga? Ito kasi, maliit lang. Sorry. Short kasi yung post niya eh. So, kung ceiling naman pag-uusapan, hindi kailangang high ceiling yung pag-i-installan mo nito. Hindi kailangang high ceiling. Ito kasi kay medyo high ceiling eh. O, depende. Kasi yung iba, if ever wala pa, nagpa-plan pa, wala pa yung ginawa talaga na area, wala pang ceiling, marirecommend ko to. Kasi unlimited ceiling. Pero kapag mayroon na, tsaka maliit, ito na lang. Yung mababa lang kumbaga. Ngayon, isipin nyo, kasi iba-ibang sasakyan yung gusto nating i-cater, kumbaga may two-post lifter tayo eh. What if may career yun sa itaas? Yung mga, yung mga pick-up designs or yung mga adventures, di ba may career yun sa itaas? Nilalagyan na kahit anong gamit natin pang-adventure, kumbaga. Yung iba kasi hindi natin natanggal kapag naggagamit ng lifter eh. So, kapag mayroong ganun na client mo, medyo mahirapan ka sa dito na design. Yung top yung plate niya, kumbaga. Kasi, kumbaga, hindi pa akma yung taas na dapat dun sa nagre-repair na tao yung height niya. Matatama na siya dito sa ano eh. Sa limit switch niya eh. So, kung medyo matangkad naman yung mekaniko mo, magaganang-ganang siya kasi hindi naman. Pero ito, open kasi. Kahit lalampas pa yan dyan, okay lang, open siya eh. Depende lang kung titignan mo kung tama na ba yung height niya. So, depende rin sa inyo. So, isa yan mga important na mga kailangang malaman mo before ka mag-select ng mga ganitong model. Okay? So, yung locking system naman, let's say, nataas na natin yung sasakyan, ilalock natin. Itong model na to, yan, kailangan mo hilain yung lock dito, manually, pupuntahan mo talaga sa kabilang poste, hihilain mo, tsaka hilain mo rin dito. Tsaka mo ma-push yung down, tsaka bababa na siya. Ito naman isang model na to. Isa lang ang kailangang hilain doon sa motor na side pa. So, kumbaga, convenient sa operator. So, hilain mo lang yan dyan. Pag hila mo dyan, sabay na yan mag-unlock. Tsaka sabay na din mababa. Okay? Limit switch yun. Si limit switch, ito mayroon. Ito wala. Ito wala. Okay? Tsaka yung arm length nila, kumbaga yung, di ba, dalawa yan. Nung una kasi na model natin, yung mga previous na model, medyo hindi sila magkakaabot
magkakapuste, kumbaga. May clearance siya, kumbaga. Mga around 500mm. Ngayon, sa mga design na to, si 2D, tsaka si 2DD, yung arm nila, itong arm nito, dalawa, magkabilaan, pwede na ma-extend yan kasi hanggang tatlo yung extension niya. So, pwede na mag-abot sila. So, kung may mga sasakyan tayo ngayon, latest na mga sasakyan, yung mga chassis natin maliit, yung hindi masyadong malapad, pwede rin mga e-bike, e-trike, mga ganun. Sorry, hindi e-bike, e-trike, mga ganun. Pwede natin gamitin doon. So, convenient na. So, kami lang sa ngayon, ewan ko sa ibang brand, but for now, kami lang yung may mga ganitong design. Kung maganda na rin sa inyo. Tsaka, dust protection. Ang 2D na model ito, wala tong dust protection dito kasi nakikita yan eh. Yung cable niyan, mga hose, tsaka yung pump, makikita mo rin dyan eh. So, medyo hindi maganda. Or, pwede naman siya, pero in a long run, hindi masyadong advisable kung gagamit mo sa car wash. Kasi mababasa, diba? Ito, meron na kasing protection to. Yan. Dyan, nakalagay dyan. May mga protection yan. Yang itim na yan, yan o, itim dyan. May protection yan. Hindi naman fully enclosed talaga, pero at least may initial protection siya. Kumbaga dun sa mga splashes, mga ganun. Tsaka installation site, ganyan sinasabi ko kanina, low ceiling. Ito, low ceiling. Ito naman, high ceiling. Ito. Lahat din naman ang 2-post namin, kahit anong model pa yan, either 4 tons or 5 tons or 4.5 tons, nagre-require talaga kami ng foundation, kumbaga. So, minimum yung foundation namin per post, around yung cubic ha, 0.8 meters by 0.8 meters, saka 0.8 meters din yung lalim. So, cubic talaga siya. Pero if ever, hindi naman masyadong, kumbaga, yung sa expense natin, baka masyado na tayong mamahalan doon. Yun pa rin, 800 by 800 meter. Pero yung thickness sa ilalim, pwede na minimum 300mm. Para naman hindi siya masyadong magasto, kumbaga. Kasi pure to eh. Pure concrete, saka 3,000 PSI na pure concrete. Cured within 21 days. So, ina-advise namin sa client namin, hindi kami nag-i-install ng lifter namin unless hindi siya cured for 21 days. Kasi ang dami ng mga client namin na pupuntahan, kahit anong, kasi may medyo malayo. Okay lang sana kung malapit lang. Eh, just like sa amin dito sa Cebu, may mga Bohol, Leyte, Ormoc. Malayo-layo talaga. Mag-i-expend ka talaga ng money para doon sa fee natin papunta doon, di ba? Sa pagdating mo doon, hindi pa pala cured. Eh, sayang naman yung oras natin, no? Yung oras din ng client natin, masasayang, kumbaga. Okay? So, anchor bolts. Yan, nagtatanong sila. Lahat talaga yan, may free talaga na anchor bolt. Yan, ina-anchor talaga namin. Yun yung basic installation namin. Ngayon, may mga client na medyo ayaw nilang dihado dahil natatakot siguro sila na, uy, ina-anchor bolt lang, tsaka, di ba, ang load mas may malaki. Yung iba, bumibili ng extra bolt, sinasama na dun sa pag-mixing pa lang ng buhos ng simento, win-welding na dun para diretso nang ilagay itong lifter natin. Pwede naman yan, wala namang problema. magbibigay naman kami ng format o drawing talaga yung exact location ng mga bolts dito. Kasi kapag hindi mo maibigay yung, or hindi namin maibigay, or hindi nyo hiningi muna yung exact na dimension, eh magkakaproblema tayo kapag cure na kasi nasa ilalim na yung bolt mo eh. Diba, hindi na natin ma-adjust. Ang kagandahan lang ng anchor bolt is free tayo. If whatever may adjustment konti, hindi pa tayo nakalagay ng bolts eh. So, pwede pa yung bolts natin malagay. Okay? Okay, so, yun nga, sa mga ibang disenyo din na design, may ibang disenyo din na mga approach sa pag-install ng lifter, wala naman problema. As long as pag-test nyo, sabay yung locking mechanism, yung sabay yung lagutok, tak-tak, mga ganun. Up and down, okay naman, walang problema. Tapos pag-test nyo, first pa lang, mga half meter pa lang yung angat, wala naman problema. Hanggang 1 meter, hanggang 1.5 meter, okay lang. So, wala problema yan. Ang amin lang is dapat pulido, okay naman siya, saka walang loosened parts. Okay? So, yun, sa warranty din, nagtatanong sila. Exclusion ng warranty, mostly kasi exclusion ng warranty, mga consumable wear and tear na parts, kumbaga. Bearings, kasi may lifespan yan eh. Breakers,
seals, gaskets, mga ganun. Tsaka nga pala, yung oil, hydraulic oil dito is hindi na siya free. Hindi namin pino-provide kasi ganun naman talaga. Pagdating dito from manufacturer, wala naman talagang laman yan. At hindi rin namin nasama yun sa presyo. Pasensya na po. Kasi wala rin naman kaming binibentang sariling hydraulic oil. And then, ang hydraulic oil, nabibili naman kasi. So, hope you understand na lang. Okay, so kung if may mga questions pa kayo, kindly message us na lang. Or doon sa Facebook namin sa Gold Town Cebu. Active naman lahat ng mga online platforms namin. Okay, so yun lang. Thank you.